So hello guys, kamusta kayo? Anong balita? Na-experience nyo bang maplatan ng gulong sa daan? Kung hindi pa, at hindi nyo pa na-experience magpalit ng gulong or ng spare tire, para sa inyo itong video na to. Dahil for today's video, magpapalit tayo ng gulong o yung spare tire na tinatawag. Tara let's mga paps! Let's go! So welcome back mga paps. So ang una nating gagawin para makapagpalit tayo ng spare tire, eh, syempre kukunin natin yung spare tire at saka mga tools. Saan ba yung nakapwesto? Pag sedan yung sasakyan nyo, nandito yan sa loob ng trunk. Dito yan sa loob ng trunk. Kapag SUV naman or pickup, maaaring nasa ilalim. Merong proper way niya kung paano nyo kukunin yung spare tire nyo. At dapat alam nyo rin kung saan nakalagay yung mga tools nyo. So, in this case, sedan yung gagawin natin. Nandito siya sa loob ng trunk. Kadalasan, pag inangat natin yan, ayan, sa ilalim. Pati yung ating jack. So, kunin muna natin itong tools natin. Ayan. Tapos, kukunin natin itong jack. And kukunin din natin itong spare tire. So babalikan ko kayo mga paps. Kunin ko lang muna ito lahat. So hello mga paps. Ayan, nakuha na natin lahat ng kailangan natin. So ito yung gulong na papalitan natin. Imagine ninyo na lang na flat yan, no? So number one, syempre ito, jack. So yung mga tools, ito yung tie wrench. Tsaka actually dalawa yung tie wrench nito mga paps. Ito kasi yung tie wrench na nito, itong bagong lug nuts. Ito kasi ayan, maluwag siya. Ito yung sa original niya, nung rims pa yung nakakabit sa kanya. Tsaka yung pang-ikot ng jack. Tapos, syempre, yung spare tire. Diba? Ano bang una nating dapat gawin mga paps, no? Pag magpapalit tayo ng gulong. Unang-una, hahanapin natin yung jacking point. Ano ba yung jacking point? Yung jacking point ng sasakyan, yun yung hahanapin natin dito sa ilalim. Kung saan tayo pwede mag lagay ng jack. So, yan yung matigas na parte ng mga sasakyan. Para syempre, itong jack. Yan, syempre, yan. Yung paglalagyan nito. Syempre, yan. Jack, iaangat natin yan, di ba? Yan. Aangat siya. So, syempre, yung paglalagyan nito, dapat matigas. Kasi yan yung hahawak doon sa sasakyan. So, saan ba yung jacking point? Kadalasan, may mga markings yan. Kagaya nito. Ayan. Ito yung jacking point nitong sasakyan na to. Itong Nissan Almera yan, may marking siya. In between yan, matigas yan. So, pwede tayong maglagay ng jack dyan. Optional pala mga paps ha, kung meron kayong gloves, mas maganda. Para hindi masyado madudumihan yung... Or para hindi talaga madumihan yung kamay natin. Ayan. So, ito yung jacking point. So, ilalagay ko muna yung jack, tapos papakita ko sa inyo kung paano. So, ayan na mga paps, no? Nakalagay na yung jack sa jacking point natin. Lalagyan lang natin yan ng konting tension. Ayan, kinakamay ko lang. Tension. Ayan. Para hindi, sigurado hindi na siya gagalaw. Ang next thing na gagawin natin is itong spare tire na to, kung kakasya dito sa ilalim, ilalagay natin siya dito. Ayan. In this case, kasya naman siya. Ayan, lalagay natin ganyan. Bakit natin kailangan ilagay yan? Kasi mamaya, mali yung pagkakalagay natin ng jack. Pwede yan dumulas o bumagsak habang inaangat natin. So itong spare tire na to, nilagay natin dyan sa ilalim. Para in case na dumulas yung jack natin, meron pa rin tayong kakalso doon sa sasakyan.
para to sa safety rin, no? Para kahit bumagsak yan, at least nakaganyan pa rin, madali pa rin i-reposition yung jack. Kahit bumagsak, kahit medyo dumulas ito, meron pa rin tong pangkalso natin for safety. Okay? So before pala natin iangat to, no? Nakalimutan ko. Pwede tayo magkalso ng bato. Lalo na pag naka-incline yung kalsada, no? Kusa tayo magbabalik. Yan. Pwede tayo magkalso ng bato rito sa may gulong, sa likod. Siyempre, harap yung tatanggalin natin, eh. So dito tayo magkakalso sa likod. Pero in this case, nasigurado ko na yan, naka-handbrake na yan. So hindi na yung gugulong. So safe na yan yung angat. Kahit iangat natin yan, safe na. Okay. So pag nagawa na natin lahat yan, mga paps, ang next step is luluwagan na natin itong mga tinatawag na lug nuts. Yung lug nuts ay yung kumahawak sa gulong. So makita nyo, apat to. So ibig sabihin, 4 studs. Kasi yan, mga yan, studs ang tawag dyan. Yung iba, 5. Yung iba, 6. Pag pickup, SUV, mga ganon. Meron din sedan na 5 yung tornillo rito. Pero in this case, 4. So ang pagluluwag nito, cross pattern, no? Cross pattern. Yan. Dito, tapos yung katapat niya. Pag 5 naman, star pattern naman. Pag 6, ganon. Halos semi-cross pattern. So luluwagan ko muna to, mga paps. Pag maluwag na, babalikan ko kayo. So ayan, mga paps. Maluwag na yung mga lug nuts natin. So ang next step, iangat na natin yung sasakyan. So sa pagluluwag, i-hook lang natin yan kasi itong original natin na tie wrench may butas yan. Susuksok natin dito, so iangat na natin dahan-dahan yung mga original nyo pala, ay mga sasakyan nyo pala. Pag usually pag brand new may mga kasama ng ganito, no? Tools pampalit. So basically, mga ganito rin yung kasama niya. Mechanical jack. Yung iba, nag-invest sa ano tawag dito, sa alligator jack, yung hydraulic na klase. Mas madali mag-angat doon. So, ayan. Naka-angat na yung sasakyan natin. Makita nyo, magalaw na yung gulong. So since medyo maluwag na to, hindi na tayo mahihirapan magtanggal. So, pagtanggal niya, nilayin lang natin. So pagkatanggal natin ng flap na gulong, kukunin na natin itong spare tire. At ipapalit natin yung flap na gulong dito. Yeah. For safety pa rin. Kasi ikakabit pa natin itong isang ano, eh. Spare tire. So sa pagkakabit, ganun din, vice versa lang. So, tatapat lang natin yung butas doon sa mga tornillo. Pinakamaganda rito, unahin yung ilalim. Kasi malalaglag yan, eh. Tapos nakabit nyo na isa, ayan, tuloy-tuloy na. Pag nalagay nyo na lahat, pwede nyo munang i-hand tight. Kung hindi muna masyado masigip.
Kasi ito automatic, kaya naka-park. Pag pinwerta nyo yan, baka masira naman yun. Kasi naka-connect yan sa transmission, di ba? Huwag nyo muna masyado sisigip. Baka masira yung... baka may masira na gear sa tranny. Pag ganyan, medyo nasigipan na natin ng konti. Pwede na natin ibaba itong jack. Sa pagbaba, counterclockwise naman. Check nyo rin, no? Baka... baka maipit naman to. So, before natin totally ibaba, pwede na natin siyang tanggalin. Kasi yung original, yung mags, mas malapad yun eh, kaysa dito sa rims. Ayan, maluwag na. Natin siya itabi. Kapag nakababa na siya, pwede na natin sigipan ng todo itong mga lug nuts. Actually, may specific torque to. Ayan. Palalabasin ko na lang dyan sa dito sa video natin kung ano yung tamang torque nitong mga lug nuts. Kung meron kayong torque wrench, mas maganda. Pero kung wala naman, siguraduhin nyo lang na masikip. And hindi rin advisable na sobrang sikip, mga pups, ha? Kasi baka maputol naman yung lug nuts. Tamang sikip lang. So ayan mga pups, nakapagpalit na tayo ng spare tire. So kung maplatan man kayo sa daan, sana may natutunan kayo at may apply nyo tong video na to, no? Kung sakaling, huwag naman sana, kung sakaling mangyari na maflatan kayo. So ayun mga paps, nakapagpalit na tayo ng spare tire. Sana nagustuhan nyo itong video na to at sana may natutunan kayo. Please like, share, comment, and subscribe. See you on the next video mga paps. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.